China, mga kapatid, natakot, pinaatras daw lahat ng mga barko. No? Ito ang kinakatakutan ng China, nuclear weapon deployment, mga kapatid. Yan, binasa ko lamang yung title ng ating panonoorin ngayon. Mula to kay Melv's Castle, mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Ulitin natin, mga tol, ang lagi naman nating sinasabi, hindi po ako nagbabalita sa inyo. Tayo po ay nagbibigay ng reaksyon, komentaryo, opinion, no, sa mga video na makikita natin ngayon sa internet na may kinalaman sa mga issues, mga pangyayari, balita man, kwento man yan, o kung ano man yan, binibigyan po natin ng reaction video. At bilang isang Pilipino, mga kapatid, dapat may pakialam tayo rito dahil ito ay walang kinalaman sa politika, mga tol. Kung ano man ang politikong sinusuportahan mo, kung sino man yan, o kung ikaw yung isang taong hindi naniniwala sa politiko, sa makatwid, hindi ka bumoboto, mga tol. Pero ikaw ay Pilipino, ilahi mo'y Pinoy, dapat may pakialam tayo rito, mga tol. Dahil ang pinaglalaban natin dito ay ang ating soberanya. Alright, so bago natin ito simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. US nuclear weapon today deploy sa Pilipinas. Ooh. Matapos yan ng matagumpay na pagpapadala ng Amerika ng nuclear weapon sa South Korea. Sabi rito, US deploys nuclear armed submarine to South Korea in show of force against North Korea. Ito naman, mga kapatid, no, dito sa Pilipinas, hindi agad-agad ganun magiging kadali siguro yan, mga tol. Kasi syempre, tayo, mga kapatid, ha, dito sa ating gobyerno, no, hindi lahat ng gusto nila eh magagawa agad nila ng basta-basta. Napakaraming kokontra niyan, mga tol, maniwala kayo, napakarami. Ngayon pa nga lang, mga kapatid, eh, 'di ba nakita naman natin sa kabila ng patuloy na tensyon at pag-init ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Naghahabol ang ating sandatahan na ma-upgrade nila o ma-modernize nila yung kanilang equipment, mga assets, mga tol. Nagtaon pa, mga kapatid, yung proposed budget ng DND para sa 2025, imbis na suportahan, mga tol, tinapyas. Diba, magkano lang yung naaprubahan? 75 billion, mga tol. Diba, lagpas-lagpasan sa kalahati. So yung mga ganito, kung sakasakali man, mag-aalok ang Amerika ng deployment ng nuclear weapon arsenal, mga tol, hindi agad-agad siguro magaganap yan. Napakaraming tututol niyan. Dito nga lang sa Bataan Nuclear Power Plant, mga tol, eh. Diba? Napakaraming tumututol niyan, eh. Well, tingnan na lang natin sa hinaharap. Dito sunod na raw ang Pilipinas sa deployment. Pero wala pa yan sa ating bansa. Agad-agad yang tinutulan ng China. And as usual, mga tol, number one na talagang tututol yan. Diba? Ito ang typhoon na missile system na dineploy ng Amerika, diba, dito sa Pilipinas. Todo reklamo nito, mga ano na to, check one na to. Hindi pa namang ginagamit yun. Base sa article na inilabas ng Global Times state mediang pagmamayari ni Xi Jinping, abandonahin na raw ng Amerika ang maling pag-iisip. Ito na ang deployment ng napakadelikadong armas. Oh, basahin natin na. China urges US to abandon nuclear sharing, cease deployment of missiles in Pacific on in Asia Pacific. Dito mahilig ang China, mga tol, kasi gusto nila walang magiging deterrent sa kanila, walang magiging hadlang, walang pipigil ng kanilang mga plano, mga tol. Kasi patuloy nilang sinasabi, 'di ba? Inaabnoy nila 'yung mga nakapaligid sa kanila pati buong mundo, eh. Sinasabi nila, determinado sila na ang kanilang layunin daw ay global peace, 'di ba? And stability, 'yun ang lagi nilang sinasabi. Pero kitang-kita naman nating lahat kung ano 'yung totoong nangyayari, 'di ba? So sinasabi nila ito, mga tol, yung mga pagtulong na ganito ng Amerika o yung pagde-deploy ng mga nuclear, mga ganyan, pag-share, eh makakasira daw yan, no, sa kapayapaan. Kasi nga kapag nangyari yan, mga tol, yung mga maliliit na bansa na inaapi nila lumakas dahil sa mga tulong na ibinibigay ng ibang mga bansang kaalyado, mga tol, eh paano pa magagawa ng China makapangangas, makapag ano? 'Di ba? Eh lahat ng mga makakabangga nila kargado na, 'di ba? Problema talaga nila 'yon. Pag-iisip. Ano, China,
has urged the US to abandon the nuclear sharing and extended deterrence arrangements, withdraw nuclear weapons deployed overseas, abandon the development and deployment of global missile defense system, and immediately cease the deployment of land-based intermediate range missile in the Asia-Pacific region. At the UN Office for Disarmament Affairs Session on Nuclear Non-Proliferation Treaty, mga tol. Yan ang pahayag ng China, mga tol. Ang deployment ng napakadelikadong armas sa gantong aksyon ng Amerika, parang hinahamon talaga nila ang China. Ano? Isa lang ibig sabihin niya, palayasin na ng China ang lahat ng barko sa South China Sea, West Philippine Sea. Hindi tayo magkakagulo dyan. Oo, wala talagang problema. Wala sanang gulo, mga tol. Ito lang naman eh. Di ba bakit natin makakaaway ang China? Eh, number one trade partner nga natin yan, di ba? Bakit natin sila makakalaban? Pwede naman tayo makipagkaibigan sa kanila eh. Pwede nga, best friend, di ba? Ang problema, mga tol, paano mo ituturing na best friend yung halimbawa kaibigan mo, inaagawan ka ng lupain, inaagawan ka ng teritoryo, di ba? Haharasin yung mga tao mo, di ba? Haharasin yung mga mamamayan mo. Papalayasin, papaatrasin, wawater cannon, patuloy kang tatakutin, pagbabantaan, tas tatawagin mong best friend. Dapat sumusunod sa batas itong bansang to, mga tol. Kaya nga may mga batas na ganyan eh, para yung mga bansa hindi magsakupan eh, hindi mag-agawan eh. Kaya nga, oh, eto ha, oh, UNCLOS, United Nations, oh, ibig sabihin mga magkakaibigang bansa, united, oh, nagkakaisang mga bansa, oh, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan, di ba? Oh, Pilipinas, 200 nautical miles ka, Brunei, 200 nautical miles ka, Malaysia, 200 nautical miles ka, oh, Vietnam, sa'yo rin, 200 nautical miles, China, 200 nautical miles ka, Taiwan, sa'yo din, Japan, sa'yo, alam mo yon mga tol, tapos nakapirma dyan ang China, oh, nakapirma Pilipinas. Anong ginagawa ng China, di ba? Yung mga bansang nakapalibot sa kanya na mayroon ding karapatan sa karagatan, mga tol, hinaharas nila. Paano magiging kapayapaan yung ginagawa nila kung ganun na ginagawa nila, mga tol? 75 nautical miles mula sa Palawan, nandoon na agad mga barko nila. Anong ibig sabihin nun? O para sa kanila, wala tayong exclusive economic zone? Ganun? Diba napakalinaw na mensahe yun? Ngayon sasabihin nila kapayapaan, stability sa region ang gusto nilang i-promote. Kalokohan, di ba? Kasinungalingan. Pero kung mas lalong magiging agresibo ang China, tuloy ang plano ng US Army at Armed Forces of the Philippines dito. Diba? Oh, anong dahilan para magkarga tayo ng mga ano rito, armas? Anong dahilan para magbumili tayo ng mga malalaking matitinding asset, mga karagdagang barko, mga missile? Anong dahilan niyan, mga tol, kung wala naman tayong ipinaglalaban, diba? Eh kung walang China rito sa West Philippine Sea, payapa tayong nagagawa yung mga gawain natin dito. Diba wala sanang mga ganito? Diba sino ba nagtulak sa atin para makipagkaibigan sa Amerika, baka pakipag-alyansa sa kanila? Diba China rin mismo? Oh. Nanindigan naman si dati Senate President Subirin na pabor sa balak ng AFP. Kung hindi tayo aatakigin, hindi tayo aatake. Tama. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. We welcome all the support. Napakalinaw, di ba? Habang ganun ka-provocative ang China, we welcome all the support. Ibig sabihin, China rin ang may kasalanan, mga tol, kung bakit tayo nang hihingi ng tulong at kung bakit tayo nagpapapasok ng alyansa dito sa atin. Wala silang maluloko, mga tol, sasabihin nila yung pagpasok ng Amerika, pakingilam ng Amerika, nagdudulot lang ng tensyon. Tigilan nila yung ginagawa nila kasi hindi na kanila yon, inaangkin pa nila. O, sila talaga may problema, punot dulo ng problema rito. So yes, I am in favor of keeping this medium range defensive weapon systems. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Bago ipasok ng nuclear weapon. Para sa depensa lang, no?
ng Amerika sa Pilipinas, kailangan muna ng perma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang wala pa, ba't hindi muna daw yung katulad sa Iron Dome ng Israel ang ipasok sa ating bansa? Sana nga meron tayong ganyan. Kita naman natin kung paano nakakatulong ngayon sa Israel yan. Yan muna raw ang unahin ng US Army. Pero defensive, protective, dome type systems like the Iron Dome, please, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po, protektahan na kanilang bansa. Nauna nang inanunsyo ni EFG Romeo Bruno na forever o gustong permanente nang i-deploy ang mid-range missile ng US sa Philippines, na nauna na rin tinutulan ng Chinese Foreign Ministry. Siguro magiging forever yan kung bibili tayo ng sariling atin. Wala na talaga silang reklamo noon, di na nila pwedeng sabihin, ah, Amerika, alisin nyo yan, huwag kayong tumulong dyan. Di, binili na namin yan eh, wala na kayong problema dyan. Kung ako ang masusunod, no? if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Ikinagulat naman ni Senate President Zubiri ang ginawang pagtapyas sa pondo ng Armed Forces of the Philippines. Binawasan ang pondong ilalaan sana sa pagpili ng fighter jet at Navy warship. 25B? Yes, from 75. No, 75. Bibili mo sa 25B, that's $500 million. What can you buy with $500 million? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. So, 12 aircraft alone is ubus na po yung 25 billion sa 12 aircraft na kailangan po natin, barko. Mm-hmm. Yung Coast Guard, kailangan nila ng malalaking barko. Mm-hmm. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi. So napakamahal ng gastos sa gasolina. Talagang walang sa... Diba? Saan mapupunta yung budget? O, pakikinabangan lang ng ilan. Asantuhin ang Amerika. Pero kayo, pabor ba kayong magpasok ng gantong klaseng napakalakas-armas sa Pilipinas? Ako mas pabor ako, mga tol, kung ipagbabawal sa buong mundo, 'di ba? Kahit na sinong bansa, mga tol, hindi pwedeng gumamit ng nuklear. Hindi yung pabor ka ba pagpapasok dito? Kung talagang ayaw paawat ng ibang bansa, mga tol, 'di ba? Eh dapat meron din tayo. Pero mas maganda, mga kapatid, kahit sino wala. Talagang ipagbawal. Alam ko naman may batas na sila tungkol dyan eh. Diba? Yung tungkol sa mga nuklear. Pero mga tol, kasi kung magpapasok man ng ganyan sa atin, halimbawa magkaroon ng labanan, makatira tayo ng isa, talo pa rin tayo, mga tol, eh, sa dami ng meron sila nun. Grabe. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.